yan, welcome to my channel. Dumating na yung pinakakahintay ko na in-order ko sa Lazada. Ito mga kabayan ay electronic thermostat ng aircon. Nagkakahalaga siya ng 235 pesos. Ayan. So, unboxing natin mga kabayan. Para makita natin kung nahulog pa. Para makita natin yung items. Masaya ako mga kabayan kasi dumating na eh. Bale, nagdalawang order ako nito kasi yung una na-delay daw tapos may damage daw yung unit. Medyo mga kabayan, hindi maganda yung pagka ano? Ito siya mga kabayan. Medyo malaki siya. Ito siya mga kabayan. Kita nyo. So mga kabayan, ang gagawin natin dito, titestingin natin dito pa lang sa ano, testingin na natin. Baka kasi masayang yung ano eh, yung pagbabaklas natin doon sa Tamaraw FX natin. Mas mahalaga may ano na natin ngayon. Ma-testing na natin. Para kung may damage, hindi na natin ilalagay. Pero sana naman wala. Wala siyang damage. Para ilagay natin ng maayos doon sa ano, sa Tamaraw FX natin. So, abangan nyo lang mga kabayan. Titestingin ko lang. Natin sit up sa ating sasakyan or kahit anong uri ng sasakyan mga kabayan na naka-manual thermostat o naka-mechanical thermostat, bago nyo install, mahalagang matesting nyo muna. Baka hindi gumagana kasi tsambahan din lang sa ano eh, sa online eh, mas mahalaga na matesting nyo muna. Tapos yung mga connection niya, mahalaga rin na hindi nyo mapagbaligtad. Kasi baka mabaligtad nyo, susunog yung electronic component niya sa loob. Ayan o, maliliit yung mga, kung mapapansin nyo, maliliit yung mga electronic component niya sa loob. Pagka nasunog yung mga kabayan, eh, sira na yan. Tapos yung ano, S1 at saka S2 sa compressor, saka doon sa relay niya. Kahit mapagbaligtad niya yan mga kabayan, isa lang din yan. Gagana yan. So mamaya, pagka nailagay na natin doon sa sasakyan natin, o sa sasakyan ko, maipakita ko sa inyo yung kung paano siya gumagana. So, testingin na lang muna natin dito para maipakita ko sa inyo kung gumagana nga ba siya o hindi. Ito yung sa ano, nilalagay natin sa ano, yung sensor niya. Yung malalaman, siya yung magre-receive para automatic yung compressor natin. Ayan, tingnan natin. So, ayan, para nakaharap. Tapos, gagamit kayo ng wire na para alam nyo kung saan nyo ilalagay. Yung dilaw, wala akong ibang wire eh. Negative to mga kabayan, itong dilaw. Ito namang pula, positive. Tingnan natin kung gagana. O dyan mga kabayan ha. Gumagana siya. Sabihin, ready to install na natin to. Para malaman natin kung maganda nga ba siya dun sa... Makakabuti siguro. Kasi yung mga electronic component niya, maliliit eh. Maglagay kayo ng relay para nakokontrol niya yung matataas na amperahe
at saka matataas na boltahe na papasok dito. So, hindi natin alam kung ano yung mga possible na daloy ng kuryente sa sasakyan natin. Kaya mahalaga, lagyan natin ng relay. So, ang paglalagay ng relay, mayroon akong nakaraang video na nag-tutorial ako niyan. Yung 30 positive, 85 ay ground, at yung 86 trigger switch galing sa ignition switch. Tapos yung 287 even load yan, mga kabayan. Kung medyo naliligaw kayo sa relay, search kayo sa ano, sa Google, marami dyan sa Google. So try natin, lagyan natin ang relay kasi nakakatakot to eh, mga tagal pa naman dumating, mga kabayan, dalawang linggo. Eto, mga kabayan, sundan nyo, mga kabayan, ha, kunawain nyo mabuti. Itong 30 positive dito yan, positive. Positive terminal ng mga battery, mga kabayan. Hirap pa. Ang laki naman ng wire. Hirap pa ang gamit. Yan, positive 30. Tapos ground, 85. Yung trigger switch, ito yon, mga kabayan. Ito yung trigger switch. Lalagay nyo to sa on-off ng aircon. Ito, on-off ng aircon. Kunwari, nasa switch na tayo ng aircon. I-switch na natin. Yan. Mahalaga kasi yung relay, mga kabayan, eh. Para nakokontrol natin yung pagkasunog ng sasakyan. Kasi bago pa makarating dito sa unit, masusunog na yung puputok na yung fuse. Kaya hindi na siya makakarating dyan. Automatic. Tapos itong fuse natin, medyo bababaan natin yung amperahe. Bababaan natin. Pero mga 7.5 amperes para in case na talagang ano, magkaroon ng short circuit. Papuputukin na agad, hindi makarating dito sa unit. Maingatan natin ang unit. Sayang naman kasi, mahal din eh, 235. So, ayan, oh. Ito yung trigger switch. Papunta ito na on-off ng aircon. Ayan. Mapapansin nyo, mag-activate yung relay, maririnig nyo yan, oh. Ayan, oh. Okay. So, mga kabayan, i-install na natin to. Tsagayin nyo lang, medyo mahaba-habang video to. Magbabaklas pa ako ng dashboard ko. Tsagayin nyo lang, mga kabayan, dun sa mga gustong mag-DIY nito at naka-mechanical kayo ng thermostat. Kasi, mamaya, magkakaroon tayo ng konting paliwanagan, tapos ipapakita ko sa inyo yung resulta nung naka-mechanical thermostat. Malakas siya sa gas, mga kabayan, kasi may time na hindi siya nag-automatic. Baka marating na ako doon sa pinupuntahan ko, hindi pa rin nag-automatic. Eh, malakas yun sa gas, mga kabayan. Iba ang load ng naka-aircon kaysa walang aircon. Eh, sayang yung gas natin. Eh, pinatipid niya natin yun. Tapos, dahil lang sa aircon, eh, lalakas siya sa gas. Saka, ang totoo naman, mga kabayan, hindi naman ako nagagamit ng aircon. Mahalaga lang sa akin ng aircon kapag umuulan. Nagmo-moist yung sasakyan natin. Kaya kailangan natin yan. Magsisiro visibility tayo sa daan. May punas ng punas. Hassle yun sa paglalakbay natin. Sundan nyo ako, mga kabayan, sa pag-i-install natin ito.
open natin yung aircon, yung fan. Ayan. So ayan, gumagana na siya mga kabayan. Meron na siyang ano, teka, ano kaya na kahit kunting papel para makita nyo na nagpapana siya. Patayin natin. Ah, wala. Nagkaan yung binuhay natin, magkaan na mag, yan. Ayan ah. Tapos ito, nilagyan ko siya ng switch para kung sakali na kailangan lang natin na ipan, hindi mo na kaagad gagana yung compressor natin para gumana yung aircon. Nilagyan ko siya ng switch. So ayan. Ito yung switch niya mga kabayan. Ayan o. Tapos naglagay din ako ng indicator para nakikita ko. Ayan o. Indicator yan mga kabayan. Ng aircon. Tapos pagka pinatay ko to, dito matutok. Pag pinatay ko tong thermostat, mawawala yan mga kabayan. Kasi hindi lagyan ng aircon. Ayan. Pag binukso ko dito, ayan, lumagyan na. Ang problema niyan mga kabayan, ganito. Matagal siyang mag-automatic. Kasi hindi nasisit ng maayos dito sa manual thermostat, dito sa mechanical thermostat na to. Hindi niya siya masisit up ng maayos eh. Ayan o. Ayan o, patay siya. Hindi ko siya makuha na, ayan o, nakaganyan lang. Ayan o. Yan yung pinakalo. Lulang thermostat. Para madali siyang mag-automatic. So, antayin natin mga kabayan. Wala tayong timer eh. Kung kailan to mag-automatic. Kasi malamig na siya. Yun naman yung nagustuhan ko rin sa ano. Sa isa. Yun naman yung kagandahan nito. Kasi meron siyang yung actual na temperature. At saka yung sa lamig naman ng aircon. Mga nyo lang mga kabayan, ito hanggang ngayon hindi pa nag-automatic. Oh. Halos lahat mga kabayan ang mayroong ganyan, ganyan ang sistema. Malakas yung sagas mga kabayan kasi naka-engage yung makina natin. Yung ginawa ko nga rito, binabaan ko yung minor, yung idle. Eh kaso, hirap naman yung makina kasi nga, mababa yung idle. Kaya kung hindi ka naman sa bababaan yung idle niya, malakas naman sa gas. Kaya kailangan mapalitan natin to. Kanina pa tayo, halos 20 minutes na. Hindi ko na lang naipakita yung video kasi hahaba nga yung tutorial natin. Ayan o. Hindi pa rin siya nag-automatic hanggang ngayon. Yung gas ko, konti na lang. Kaya setup na natin to mga kabayan. So, pansamantala, kaya nung kanina, yung tutorial ko, gagamit lang muna ako ng battery. Kasi medyo matagal talaga, magbabaklas pa ako nito. Ang mahalaga lang naman mga kabayan, yung connection nito. Itong thermostat. So, tatanggalin ko na ito mga kabayan. Para, ano, pag tinanggal ko yan, mawawala na yan. Tatanggalin ko na ito. Ayan, meron pa yan. Meron pa, di ba? Pag tinanggal ko ito, mawawala na yan. Lara, di ba? Kasi dito tayo magkukunik. Ito na. Tingnan na natin kung... Masamantala lang ito mga kabayan kasi tatagal yung tutorial natin. Namaya, ipapaliwanag ko naman sa inyo yan eh. Kahit magkabalik na dito mga kabayan, walang problema yan. Ayan mga kabayan, sinit ko siya ng 32 kasi masyadong mauubos yung gas ko. Pagka na-reach ng mga kabayan, itong 32 na to, nagiging 32 rin ito, mag-automatic yan. So, yan o, naka-engage pa rin yung ilaw. Yan. Na-engage pa rin. Yan natin.
Ano na? Naghihinga luna. Kawawa na si kabayan. Tayo natin. Basta ma-reach lang niya yan. Yung 32 na yan. Pasensya na kayo mga kabayan. Malikot yung kamay ko. Yun! Okay, no. Mga kabayan ah. Wala na yung ano, wala na yung ilaw, wala na. Tapos pag kaya na ito masulit, yun ah. Kaya sulit yun eh. Kaya kailangan siguro mga 33. Eh matagal-tagal yan. Sabihin, nakakatipid tayo sa gas. Compared dun sa dito, nako eh, napakatagal. Nakarating na ako doon sa pinanggalingan ko. Ay, pinanggalingan doon sa pinuntahan ko. Nakauwi na ako, naka-engage pa rin yung aircon. Ayan, napagkayan ay yan. Medyo matagal-tagal din mga kabayan yung ano niya. Okay siya mga kabayan, gumagana. Sisit up ko na lang to ng maganda. Itong ginawa ko, ano lang to, tutorial. Tutorial lang. Saka ko na siya isisit up ng maayos. Yun, gumana na ulit sa mga kabayan. Oh. 34. Gumana siya, ayan. Gumana siya. Okay na siya mga kabayan. Kaya pala mga kabayan, pag naglagay kayo nito, huwag nyo tatanggalin to ha. Pero choice nyo yun. Pero para sa akin, huwag nyo tatanggalin. Lagay nyo lang siya dyan. Anytime na magloko, suksok nyo lang ulit dito. Gagana ulit yung aircon nyo. So, yan mga kabayan. Successful yung ating ginawang L'Oreal. Hindi ko muna siya lalagay dito. Yung pagkaka-tutorial ko kasi medyo matatagalan tayo. So nakita nyo naman sa video, okay na siya. Sana mga kabayan, kung gusto nyong maglagay, so yan, subaybayan nyo lang yan, panoorin nyo lang yung video ko na ginawa para sa inyo yan mga kabayan, para meron kayong guide. Hiling ko lang sa inyo mga kabayan, pagka nanonood kayo ng aking video, paki-subscribe nyo po. Tapos i-like nyo po, tapos i-share nyo na rin kung nagustuhan nyo yung video. Maraming salamat po!